Ang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kapamilya, magugulat nga ang lahat dahil sa biglaang desisyon ni Lena na magpalipat ito ng presinto na siya namang ikinagulat ni Mando at Rigor. Pinayuhan ni Mando si Rigor na mas mabuti umano yon upang tuluyan ng maputol ang kanilang relasyon at mawala na nga ang pagdududa ni Marites kay Rigor. Dagdag pa ni Mando na mas makakapokus ngayon si Rigor sa kanyang trabaho at sa binubuo nilang kaso. Hindi nila alam na kaya pala nagpalipat si Lena dahil siya ay nagdadalang tao at ang ama ng kanyang pinagbubuntis ay si Rigor. Batid kasi ni Lena na malaking gulo ito kapag nalaman ni Marites at upang hindi na sila maging usap-usapan ni Rigor sa presinto. Sa kabilang banda, matapos kang makuha ni na Amanda at Primo ang kanilang pera, ay agad na sinabi ni Amanda na umalis na sila dahil baka matuntun pa sila ng mga tauhan ni Agustos. Ngunit iginiit ni Primo na maghintay na muna sila dahil baka bumalik si Lucio. Ang hindi nila alam ay nagpakalangok si Lucio sa alak at bumalik sa Quiapo na duguan at parang palaboy. Hindi alintana ni Lucio na baka matsempuhan siya ng mga tauhan ni Agustos. Buti na lamang ay nakita siya ni Ben kung kaya't agad na tinanong ni Ben kung nasaan umano si Supremo at bakit hindi niya ito kasama. Kaya naman sinabi ni Lucio na huwag nang mabanggit-banggit ni Ben ang pangalang Supremo dahil kinamumuhian niya ito. Dito na nga na pag-alaman ni Ben ang lahat ng hinanakit at sama ng loob ni Lucio kay Supremo. Kaya naman pala isipan sa atin kung si Ben ba ang siyang magiging susi upang magkaayusin na Lucio at Supremo. Samantala, mangyayari na nga ang laban ni Santino at Lawrence kung saan ipinusta ng dalawang coach ni Santino ang kanilang trabaho dahil naniniwala sila na mapagtatagumpayan ni Santino ang laban nito kay Lawrence. Ngunit sa mga unang round pa lang ay mukhang dehado na itong si Santino. Makakabawi pa kaya siya sa oras na makita niya si Annika kung kaya't magagawa nitong talunin ang tukmol na si Lawrence. Sa kabilang banda, nauunawaan na ngayon ni Celso ang tunay na pinagdadaanan ni Tanggol matapos sabihin sa kanya ni Bubbles ang sinapit nito sa pagkawala ng pinakamamahal nitong si Mokang. Napagtanto niya rin na matino at may prinsipyo si Tanggol dahil nagawa nga nitong sugurin si Bong dahil sa pamabastos kay Bubbles at paglalapastangan sa kanya. Kaya naman di kalaunan ay makikipag-ayos ito kay Tanggol at sasabihin sa kanyang mga kasamahan na suportado nila ang laban ni Tanggol labang kay Bong. Talagang kapanapanabik ang mga susunod na tagpo sa teleseryeng ito. Kaya naman sabay-sabay natin itong aabangan. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, ay sana'y huwag kalimutang mag-like at subscribe. Pinutin ang notification bell para updated kayo palagi. Maraming maraming salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli, kapamilya!